Ito ang News TV Live. Umakyat na sa 293 ang mga nagpapagaling pa sa COVID-19 sa Tuguegarao, Cagayan. 58 ang mga bagong kaso, kabilang isang paring 77 years old na nagkasintomas pero walang travel history. Naka-isolate na siya sa Cagayan Valley Medical Center at patuloy ang contact tracing. 1,292 na ang nagka-COVID sa Tuguegarao. Na-extended hanggang February 3 ang enhanced community quarantine status. Balik naman sa modified GCQ ang bayan ng Bagao na may 41 pang active cases ng COVID. Tapos na kahapon, January 30, ang 14-day modified ECQ doon. Samantala, nais ng Catanduanes na imbestigahan ng Philippine Coast Guard ang Chinese research vessel na nasa bayan ng Bato. Walang pahintulot at koordinasyon sa LGU ang barkong jogging ayon kina Governor Joseph Cua at Bato Catanduanes Mayor Juan Rodolfo. Sabi naman ng Coast Guard, ipaniliwanag sa kanila ng mga tauhan ng vessel na nag-shelter lang daw sila sa isang cove doon dahil sa malakas na alon. Kamakailan, napaulat na namataan sa silangan ng Summer Island ang jogging na nang unang mapadpad noong isang taon sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ay pinaalis ng AFP at inireklamo ng DFA sa China. Sa ibang balita, epektibo na sa Martes, February 2, ang Child Safety in Motor Vehicles Act. Sa ilalim niyan, bawal ng paupuin sa harap ng mga pribadong sasakyan ang mga 12 years old pababa. Required na silang paupuin sa isang child restraint system. Papayagan lang sa harap ang mga menor de edad na may medical o developmental condition, yung may tangkad ng 4 feet and 11 inches pataas, o kaya kung may medical emergency. Sabi ng LTO, tututok muna sila ngayon sa pagpapaintindi ng batas sa publiko, kaya wala munang paghuli sa mga lalabag sa susunod na 3 buwan. At kaya na may init na balita sa oras na ito. Ako po, si Salima Refran, buong puso para sa Pilipino. Magandang gabi.